Hi! Kamusta po kayong lahat dyan? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at excited na ba kayo para bukas sa Election Day? Ako po, handang-handa na. Talagang excited na to go to the precinct at i-cast yung aking ballot. Siyempre, bibigyan po natin na napakalaking landslide ang BBM Sara at ang Uniteam bukas. Okay, kung napapansin niyo yung aking t-shirt, ito po ay galing sa Meeting de Avance. Kahapon, andun po kami sa Soler at talaga namang nakakilabot sa daming ng tao. Sabi nga nila may mga 1 million daw ang dumating. Sasabihin na naman ng kabilang kampo na kasinungalingan na naman, bahala na po kayo sa buhay nyo. Basta kami, kampante kami at alam namin, alam po dahil andun ako to witness. I was part of history in the making. Na masaya, very festive ang kapaligiran. Walang hatred, walang paninira sa kapwa. Talagang andun lang kami para lang makisaya. At nagpapasalamat ako na I am part of this history. Part na makita namin ang huling Meeting de Avance na pwede namin puntaan. Pero siyempre, alam nyo naman na senior na po ako. 6 years from now, baka pag si Sara Duterte, hindi ko na mapuntaan yung kanyang mga campaign rallies. At least ako, nakapunta ako sa Amoranto. Tulad nung kung hindi nyo pa napapanood yung video yun, meron po akong video nung nagpunta ako sa Amoranto. Wala pong sinabi yung Amorantong yun sa dami ng tao. Kung noon ay nangilabot na ako sa dami ng taong nasaksihan ko sa Amoranto Stadium, dito talaga, maiiyak ka talaga at makikita mo ang pagmamahal ng sambayan ng Pilipino, ng lahat ng talagang majority ng supporters ni Bongbong Marcos. Talagang teary-eyed ka dahil you are witnessing a part of history. Okay, ang topic po natin ngayon ay tungkol naman dito sa parang doctrine of hate. Doktrina ng galit at puot na itinanim ng kampo ni Lenny Robredo mula sa kanya mismo, kay Lenny Robredo, na simula pala nung kampanya ay nagtanim na siya ng galit at puot kay Bongbong Marcos. Alam naman natin na ang kanyang pinakadahilan kung bakit siya tumakbo ay ang huwag magkaroon ng isang Bongbong presidency. Yun po talaga ang first and foremost niyang agenda. Huwag makabalik ang mga Marcos sa Malacanang. Samantalang si Bongbong Marcos nagsabi na kaya siya tumakbo ay hindi para kalabanin ang kahit sino mang kandidato. Nakita nyo yung stark contrast? Yung kay Lenny, na kung ano yung kagustuhan niya para sa bansa natin, at yung kay Bongbong Marcos. Diyan pa lang eh, kung ikaw mamimili, sino pipiliin mo sa dalawa? Yung isang kaya lang tumakbo para sa pansarili niya, huwag magkaroon ng isang Bongbong presidency, or yung isa na para sa bayan? Bakit kaya takot na takot si Lenny Robredo na manalo si Bongbong Marcos? Dahil merong Pandora's box na mabubuksan at maraming mga katotohanan ang lilitaw at malalaman natin. Kaya lahat ng paraan ginagawa nila, wag lang manalo si Bongbong Marcos. Starting with that negative campaigning na talagang puro paninira, puro akusasyon, puro galit at puot ang itinanim niya sa kanya mga supporters na si Bongbong Marcos ay hindi karapat dapat maging presidente dahil para sa kanya ay napakasamang tao ni Bongbong Marcos, the way she pictures Bongbong Marcos. At nagtagumpay naman siya dahil down to kanya mga supporters, sa kanyang mga tagapagsalita, hanggang sa mga nag-house to house, talagang ano sinasabi nila sa mga tao, let me educate you, ganito kasama ang Marcos na yan, hanggang sa mga pamphlets sa daladala nila, puro paninira lang kay Bongbong Marcos. Apaka lungkot isipin
pero yun po ang kanilang brand of campaigning hanggang sa natapos ang kampanya kahapon. Hindi po sila nagbago ng strategy. Nagtagumpay ba sila? I don't think so. Meron lang silang ibang pinagtagumpayan. Magtanim ng galit sa kapwa nila. Narinig niyo na po siguro, I'm sure marami na nakakaalam, tungkol po dito sa estudyante na pinili na lang wakasan ang kanyang buhay dahil sa pambubuli ng kanyang mga kaeskwela na pawang mga Lenny supporters. Hindi na nakayanan ng estudyante yung pressure na nanggagaling sa kanyang mga kasamahan pa man din, mga kaeskwela, ganging up on him dahil siya ay bongbong supporter. Hindi natin alam eh. Kasi para nga sa akin eh, kung tutuusin, maliit na bagay yan eh. Bakit ka magpapadala sa pressure nitong yung mga kaeskwela? Kahit na ba lahat sila eh, Lenny supporter at ikaw ay Bongbong Marcos. Kaya lang, hindi natin alam eh, baka meron ng pinagdadaanan itong estudyanteng ito. Na meron siyang mga suliranin na nasa isip niya. Tapos nakadagdag pa itong pambubuli ng mga tauhan ni Lenny Robredo. Saan ba nakuha ng mga estudyanteng to yung ganung culture at pag-iisip kundi galing kay Lenny Robredo? Meron ba tayong narinig mula kay Lenny ng pagkondina sa ginawa ng mga estudyanteng ito? Wala. Mukha pa nga silang natutuwa eh. May mga tweet ka pang mababasa sa social media na sinasabi ng mga kakampings na good for you. Mabuti nga sa inyong mga BBM supporters, nalagasan kayo, nabawasan kayo ng isang boto. Natutuwa pa kayo na isang buhay ang nawala na dahil sa pambubuli ninyo? Akala nyo nakakatawa ito? Kayong may mga kaugnayan sa pangyayaring ito, sana nakakatulog pa kayo ng mahimbing. Ako, ewan ko na lang kung hindi kayo mamatay sa bangungot niya sa ginawa niyong yan. Knowing na isa kayo sa naging dahilan kung bakit may isang tao na nagpakamatay na dahil sa pambubuli ninyo. May narinig ba tayong words of sympathy galing sa kampo ni Lenny? Wala po. Dahil akala ng mga estudyanteng ito, tama lang yung kanilang ginawa. Na dahil ang feeling nila ay superior sila dahil nang gustong ipalaganap ng kampo ni Lenny na sila ang superior, na kayo lang ang karapat-dapat, na kayo lang ang walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng kasinungalingan, na kayo lang ang may karapatang mabuhay sa mundong ito, na kapag hindi umayon sa agustuhan nyo, dapat tsapwera natin yan kasi hindi yan na umaayon sa ating kagustuhan. Ito, nagtagumpay kayo. Ipanalangin po natin ang kaluluwa ng batang ito. Kasi nga, nakalagay naman po sa banal na kasulatan, huwag kang papatay. And that includes yourself. Bawal po pumatay, pati yung sarili natin para kitlin natin ang sarili nating buhay ay malaking kasalanan sa Diyos. Pero sa tingin ko, maiintindihan naman siguro ng Panginoon yun dahil nagawa niya lang yun nang dahil sa pressure at pangbubuli ng kanyang mga kapwa-estudyante. Kayo po, yung mga medyo may nalalaman dyan, ano po ba ang mangyayari sa kaluluwa ng batang ito? Nakakalungkot. Sana wag naman pong sa impyerno ang punta ito kasi napakalaking kasalanan po yun, yung patayin mo yung kitlin mo yung sarili mong buhay. Pero sana nakukonsensya na yung mga may kagagawan nito. Dahil ito po ang pinakalat ng kampo ni Lenin nang galing po mismo sa kanya. Right from the very start, yung negative campaigning, yung pag-aakusa kay Bongbong Marcos, yung paninira kay Bongbong Marcos, na talagang niyurakan ang katauhan ni Bongbong Marcos, na ipinalalabas na napakasamang tao ni Bongbong Marcos at siya lang,
si Lenny Robredo lamang ang tanging malinis at walang bahid ng kasalanan. Na si Lenny Robredo lamang ang banal. At si Lenny Robredo lang dapat ang iluklok nyo bilang presidente. Dahil siya ay walang bahid ng kasalanan. Na pag hindi umayon sa kagustuhan ni Lenny Robredo, dapat magalit kayo sa mga taong yun. Because kaming mga hindi sumusuporta kay Lenny, ang tingin ninyo ay lesser people. Na kayo lang ang may karapatan na maghasik ng lagim na para sa inyo ay tamay ang ginagawa nyo. Dahil iyan ang gustong ituro sa inyo ng nanay ninyo. Tingnan nyo mga example natin, ha, kung hindi totoo yan. Kung naaalala nyo yung babae sa UP Oval, may nakita lang siyang isang lalaki na nagja-jogging at nakasuot ng mga pang-BBM. Nilapitan niya na kung ano-ano na ang sinasabi niya. Bakit si Bongbong ang iboboto mo? Wala bang halaga ang buhay namin? Naging biktima kami ng martial law. Pakialam ba nung lalaki sa buhay niyo kung ano man ang dinanas yung martial law? Eh, siguro meron kayong ginawang hindi tama nung panahon ng martial law. Kaya kayo raw nagkaganyan. Eh bakit kami? Nabuhay din naman kami nung panahon ng martial law. Bakit matiwasay ang buhay namin? Bakit maayos? Wala kaming pinagdaanan ng ganyan na sinasabi niyong pinagdaanan ninyo. Dahil kung sumusunod lang kayo sa batas, hindi naman kayo aabot sa ganyan. Alam naman na po natin na lahat ng bansa ay may kanya-kanyang patakaran at may mga dapat sundin. At pag hindi ka sumunod, eh meron niyang kaakibat na kaparusahan. So huwag niyong isisisi sa ibang tao yung mga dinanas niyo nung Marcelo dahil siguradong kayo ang may kagagawan niyan. So ngayon porque hindi umaayon sa gustuhan niyo na iboto si Lenny Robredo, eh nagmamaganda na kayo. Tulad nito mga Karen na to, no? Alam naman natin sa stage, diba? Pag sinabing Karen, ito yung mga tao na pag hindi nakuha yung gusto nila, eh, hindi sumang-ayon sa mga gusto nila, eh talagang maghahasik na ng lagim. Nakita niyo yung misis na namamasyal yata sa isang mall at nagtanong doon sa mga sales lady kung sinong iboboto nila. At nung ang sagot ay Bongbong Marcos, eh, biglang triggered na, bakit si Bongbong Marcos? Bakit di si Lenny Robredo? Nasa si Bongbong Marcos nung ganito, nung ganyan, 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 ganyan. Yan kasi, nakikita nila kay Lenny Robredo. Kaya, feeling entitled na itong mga mayayaman na to. Na kapag ikaw hindi sumunod sa kagustuhan namin, eh nako, parang you will never hear the end of it. Kasi dapat si Lenny ang iboto. Kanya-kanya po tayo ng ano yung preference eh. Galangin nyo naman, magrespetuhan po tayo. Ginagalang po namin kung sino ang gusto nyong kandidato. Pero igalang din nyo naman kung sino ang kandidato namin. Kaya nga hindi na kayo umangat-angat eh. Natapos at natapos ang election campaign period. Ang naging final na resulta ni Lenny Robredo, 25%. Although may mga lumalabas na mga survey ngayon, ha, na keso doon panalo si Lenny Robredo. Kasi daw yung survey firm na yon ay mas scientific kaysa sa Pulse Asia, SWS, Publicos Asia. Ang dami. Ilan ba itong mga survey firms na ito? 5 or 6 na lahat sinasabi na si Bongbong Marcos ang top notcher? Hindi matanggap ng kampo ni Lenny Robredo yun. Dahil number 2 lang siya, minsan nga number 3 pa eh. Pero ito, porque may lumabas na isang survey firm na siya ang tops, naniniwala na siya dun. Na yun ang mas tama. Dahil yun ang mas scientific. Hindi scientific yung mga matagal nang nagsusurvey. Na ilang election na sila ang mga survey firms na talagang naglalabas na ng mga credible na mga survey results. Porque hindi ayon kay Lenny, eh mali na sila. Itong isang to na lumabas, eh yun daw ang tama. At sa Google Trends, naniniwala.
Naniniwala ang grupo ni Lenny Robredo na ang Google Trends ang magpapanalo kay Lenny. Alam niyo po ba talaga kung ano yung mga Google search na yan? Kung ano yung Google na yan? Di ba nagsesearch tayo ng mga topics na gusto nating malaman? Positive man o negative man? No? Doon top si Lenny Robredo. Marami nagsesearch ng pangalan niya doon malaman kung ano yung mga positive and negative na nagawa niya. Mostly negative. Kaya nga siya nag-tops dyan sa Google Trends eh. Ngayon, porque tops siya dyan, sasabihin nyo na mananalo kayo na dahil sa Google Trends. Nakakatawa kayo kung minsan, para kayong hindi nag-iisip. Ito pa yung mga ibang mga senaryo na porque nakikita ng mga supporters sa kanilang nanay, akala nila itama na. Nakita nyo itong babae na may hawak na placard. Obviously, placard ni Lenny Robredo yon. May nakita siyang grupo ng mga Manny Pacquiao supporters na may kanya-kanyang hawak din ng mga placards, enjoying themselves, na natutuwa at ini-endorso ang kanilang kandidato. Tapos bigla siyang gumitna doon sa mga supporters at naggagaganon ng kanyang placard. So, pinalibutan siya ng mga Manny Pacquiao supporters. At pinakita rin sa kanyang mga placards nila na sila i-supporters ni Manny Pacquiao. Tapos maya-maya, makikita mo, nanunulak na yung babae. Tinulak na yung isang supporter ni Manny Pacquiao. Napikon na. Samantalang siya lang naman ang dumayo at nag-trespassing dun sa lugar ng mga supporters ni Manny Pacquiao. Tapos siya pa ang naghalit. Pati yung cameraman, tinabig niya yung camera. Yan kasi, masyado kayong entitled. Akala nyo tama lahat ang ginagawa nyo. Na pag kayo ang gumawa ng mga ganyang bagay, eh okay lang. Kasi nakikita nyo sa nanay nyo na mulat sa poll, walang pinakita kundi negative campaigning. At walang itinuro sa nyo kundi ang galit at magalit kayo sa mga hindi supporters ni Lenny Robredo. Okay, iba pang case in point. Nakita nyo yung isang grupo ng Lenny supporters na nagtayo ng tent sa tabi ng headquarters ni Bongbong Marcos. Meron silang sound system na dala-dala at pagkalakas-lakas na nagpatugtog ng mga jingle ni Lenny Robredo. Tama po ba yun? Para kayong nang aasar o para kayong nang provoke. Tapos, pag pinatulang kayo ng kabilang kampo, magpapa-victim effect kayo. Eh, napakadami naman lugar. Tatabi kayo sa may tabi ng headquarters ng kung sinong kandidato at magpapatugtog kayo ng pagkalakas-lakas ng inyong mga jingle dyan. Tama pa ba yung ginagawa ninyo? Okay, ito pa. Nung naghihintay tayo ng endorsement ng Iglesia ni Cristo kung sino ang iboboto o i-endorse nila, asang-asa kayo at kampanting-kampante at kumpiyansa kayo na si Lenny Robredo ang i-endorse ng INC. Pero nung lumabas na finally ang endorsement ng Iglesia ni Cristo at hindi si Lenny ang kanilang inendorso, triggered na kayo bigla. Kung ano-ano ng masasamang salita ang sinabi nyo against Iglesia ni Cristo. Na keso ang Iglesia ay kulto, na masasama ang tao sa loob ng Iglesia ni Cristo, na mga opisyal ng Iglesia ni Cristo ay may mga kaso na bakit mag-i-endorso ang Iglesia ni Cristo na isang katulad ni Bongbong Marcos. So, kung magnanakaw si Marcos, magnanakaw din ang INC. Nung umaasa kayo ng endorsement, ang bait-bait ninyo. Nung hindi nyo nakuha yung endorsement, masamang tao na ang mga Iglesia ni Cristo. Nung binalahura at binaboy ng grupo ni Lenny at ni Kiko ang simbahang Katoliko, may narinig ba kayong salita galing sa INC o kahit na sa ibang sekta o sa ibang relihiyon? Wala, iginalang pa rin nila kung anong kalokohan niyang ginawa ninyo sa simbahang Katoliko. Ngayon, ito babastusin nyo ang reliyon na iba?
dahil hindi lang umayon sa gusto ninyo. Ano ba kayo? Biglang lumabas na naman ang galit ninyo. Yung una, love na love nyo ang iglesia ni Cristo dahil umaasa kayo ng endorsement. Nung hindi nyo nakuha yung endorsement, hate nyo na kagad ang kulto ng iglesia ni Cristo. Aba, eh, mahiya naman kayo. Pero siyempre, meron ba kayo nun? Kasi hindi. Ang pakiramdam nyo, kayo ang superior. Na ang kampo ni Lenny Robredo ang superior sa lahat. Kaya, kayo ay may otoridad para gawin lahat ng kabastusan na ginagawa nyo ngayon. Tapos, makikita mo, magrarally kayo sa tapat ng mga simbahan ng Iglesia ni Cristo. Anong purpose ninyo para kayo magrally sa harap ng simbahan ng Iglesia ni Cristo? Mababaliktad ninyo ang desisyon nila? Babaguhin nila ang desisyon nila at isi-shift nila yung kanilang endorsement kay Lenny Robredo? Ganun ba ang gusto nyong mangyari? Meron pa kayong pa-hashtag-hashtag kakampink. Kakampink na INC, yung dulo ha, hindi yung K na pink, kundi kakampink as in Iglesia ni Cristo. Na may mga artista pa kayo magsasalita na, ako iglesia pero si Lenny pa rin ang iboboto ko. Yung pala eh, matagal ng tiwalag yung artistang sinasabi nyo na very proud pa siyang sabihin na iglesia pero si Lenny ang iboboto. Tapos ang dami mga naglalabasa na kakampink kami, iglesia kami, pero hindi namin susundin ang pamunuan ng iglesia. Hindi na dapat yung black voting na yan. Hindi makatarungan yan. Biglang suddenly, hindi na makatarungan. O, di-challenge kayo ng mga taga-iglesia ni Cristo. Sabihin daw kung ano ang lokal at purok. Tama ba ako? Lokal at saka purok. Sabihin nyo kung anong lokal nyo at purok ninyo para talaga malaman natin kung kayo ay iglesia ni Cristo. Meron bang kumasa sa challenge na yan? Kung meron, i-comment nyo nga below para magkaalaman niya, para masagot ng iglesia ni Cristo kung talagang kayo ay miyembro pa o miyembro talaga ng iglesia ni Cristo. Binaboy nyo na yung reliyon ng Katoliko eh. Mambababoy pa kayo ng reliyon, ng may reliyon? Wala na talaga kayong galang, no? Kasi ang leader ninyo, wala rin galang sa ibang tao. Dahil para sa kanya, siya lang ang nararapat. Siya lang ang walang bahid ng kasalanan. Siya lang ang ubod ng linis. Siya lang ang walang record ng korupsyon. Yan, mga traits na yan, ang nagpalayo ng damdamin ng mas nakararaming tao kay Lenny Robredo dahil siya ay makasarili. Siya ay masyadong self-righteous. Kaya imbis na dumami kayo, lalo lang kayong nabawasan. Bakit ba takot na takot siyang manalo si Bongbong Marcos? Dahil parang may mabubuksan na Pandora's box? Maraming katotohanan ang sasambulat at malalaman ng buong Pilipinas. Isa na yung nangyaring dayaan ng 2016. Bukas po, bantayan natin yan. Huwag na natin payagang maulit ang 2016 na yan. Diyan po lalabas ang katotohanan sa nangyaring dayaan ng vice presidential election noong 2016. Yung pambabato ng mga flyers kay Bongbong Marcos, sa tingin nyo, well, para sa inyo, tama pa rin yun. Hindi ba? May mga nagsasabi pa na Bongbong Marcos deserves that. Yung ginawa ninyong pambabastos kay Bongbong Marcos. Eh kami kaya ang batuhin namin ng mga flyers din sa mukha si Lenny Robredo. Hindi ba kayo aalma? Hindi ba nyo sasabihin bastos ang mga Bongbong Marcos? Although hindi po namin gagawin yun. Dahil kahit na ayaw namin kay Lenny, hindi naman kami mga bastos na tulad ninyo. Dahil andun pa rin po yung respeto namin kay Lenny Robredo. Nagkataon lang na ayaw namin sa kanya. Ganun lang po kasimple yun. Yun po kasi yung doctrine of hatred na pinalaganap ni Lenny Robredo. Nakita nyo naman ang mga tagapagsalita ninyo. Narinig nyo naman na si Guanzon kung ano-anong mga akusasyon at paninira
kay Bongbong Marcos. Talagang ibang-iba nung siya pa ay isang kapitapitagang COMELEC commissioner. Nung natapos yung term niya, ba para siya nakawala sa hawla at lumabas ang tunay niyang katauhan. Talagang 360 degrees turn around. Yung burak na lumalabas sa bibig ni Rowena Guanzon. Eh, hindi na to asal ng normal na tao eh. Sabi sa inyo, bukas, pagtapos ng eleksyon, aba, ihanda na yung straight jacket, baka ito ay ituloy sa mental hospital. Talaga, sa tingin namin, ha, sa tingin ko, totoo yan, hindi na to galaw ng mga ordinaryong normal na tao eh. Ibang klase po yan si Guanzon, talaga, sabi ko sa inyo. So sa mga incidenting yan, makikita nyo naman eh, na kung ano yung puno, siya rin ang bunga. Kung ano yung ginagawa ng mga supporters niya, will reflect doon sa ano, sa pinakapuno. Alam naman natin eh, kung ano ang nakikita ng sa matatanda ay gagawin ng mga bata. Iyon ang pinapakita ni Lenny Robredo. Actually, yun ang gusto niyang ipakita. Kaya lahat ng supporters niya, ganun. Pero nalason ang mga isipan ng mga kabataan na wala na ang kagandahan asal, lalo na ng karamihan ng mga supporters ni Lenny. Meron pa sigurong natitira na medyo matino ang pag-iisip dyan. Hindi nyo ba naiisip na nagkamali kayo ng sinuportahan? Na walang ginawa kundi ang manira ng kapwa para lang manalo siya? Yan ba? Yan ba? Ha? Honestly, pag-isipan nyo mabuti, ito ba ang gusto nyo maging presidente? Na wala nang ginawa kundi ang manira ng kapwa para lang iangat ang sarili niya. Nakakapagtaka talaga, no? Pag nakikita mo itong mga supporters ni Lenny na nagbubulag-bulagan samantalang nagdudumilat naman ang katotohanan sa kanilang iniidolo. Isa pang nakakalungkot na pangyayari nang itakwil ni Lorenzo Leviste ang kanyang ina nang dahil hindi lang sila magkapareho ng sinusuportahan. May narinig ba tayo mula sa kampo ni Lenny Robredo condemning this act na pinangaralan si Lorenzo at sinabihan na hindi na tama yung ginawa mong yan, na umabot pa na itakwil mo ang nanay mo dahil lang hindi siya sumang-ayon sa paniniwala mo. Wala po tayong naririnig na ganyan. Parang proud na proud pa nga sila eh, na merong isang pamilya na nasira dahil magkaiba sila ng ini-endorsong kandidato. Parang pinagmamalaki pa nila na merong isang anak na handang itakwil ang kanyang ina para lang suportahan itong si Lenny. Akala ko ba ikaw ang nanay ng bayan? Pumapayag ka ng ganito? Sabi ko sa iyo, pagdating ng May 9, itatakwil ka ng buong Pilipinas. Dahil yan ang itinanim ninyo. Yan din ang aanihin ninyo. Nakita niyo yung mga artista ninyo? Biglang at itong huling stretch ng kampanya, bam! Sunod-sunod, ang daming naglalabasan sa social media ng mga artista na endorsing Lenny Robredo. Na? Ang gaganda ng mga pictures ninyo sa mga publicity stunts ninyo, no? Na parang ang gaganda ninyo, ang gagwapo ninyo, na talagang parang ang lilinis ninyo. Pero ang mga lumalabas sa bibig ninyo ay kabaligtaran ng mga image na gusto nyong i-project. Mula sa mga beauty queen na yan, hanggang sa mga veteran actors and actresses na yan. Na akala mo italagang ang gaganda ng aura ninyo, pero ang lumalabas sa bibig ninyo ay puro paninira at pag-aakusa. Ba't hindi kayo magsama-sama at lahat, demanda nyo si Bongbong Marcos kung totoo yan sinasabi nyo? Wala na lang naniniwala sa mga narrative ninyo eh. Ang dami nang namulat sa katotohanan na kahit na anong gusto nyong paninira ay hindi na umiepekto sa tao. So kahit itong mga artista nito, kung ano-ano ang kanilang
inilalabas na paninira at akusasyon kay Bongbong Marcos, wala naman sila nahahatak ng mga bumabaliktad ng mga ano yung supporters na from Bongbong Marcos lilipat sa mga sa kampo ni Lenny dahil sinabi lang ng mga artistang to. Wala po. Tapos na po ang panahon na ang mga itong mga fans na to e sunusunuran sa agustuhan at sinasabi ng mga iniidolo nila. Yes, fine. Fans nyo pa rin sila. Idol pa rin nila kayo. Pero iba na, pagdating sa pagpili ng mga leader na gusto nila, iluklok dyan sa Malacanang. So itong mga the likes of Angel Oxin, Sharon Cuneta, kung maglabas ng mga paninira kay Bongbong Marcos, ganun at ganun na lang. Oop! Nakita nyo ba yung, napanood nyo ba yung maigsing speech ni Sharon Cuneta? Agabi yata yun eh, no? Sa Ayala, correct me if I'm wrong, kung sa Ayala nga ito. Biglang-bigla, naging mabait si Sharon Cuneta. At kabaligtaran ng mga sinasabi niya tungkol kay Bongbong Marcos noon, ba ngayon, ang gaganda na ng mga sinabi niya. Panoorin natin video sandali. I said it's painful. Can I just say a few personal words? This is for Bong. Bong, I don't have to agree or like what you've done or what you have not done. For me to always remember your kindness towards me when I was growing up, as well as your whole family. I wish you, Lisa, and your beautiful boys God's blessings, and that we all come together when all this is over and just be Filipinos. I also want to say to Sarah, Inday, magkakaintindihan tayo. Kahit wala na si tatay sa aking buhay, never ka nawala. Alam ko, kasi hindi ka lang Sharon yan, pero mahal kita. Kaya lang ang vice-presidente ko talaga si Kiko. Kakaintindihan naman tayo. Most of all, to my second father, Senate President Tito Soto, Daddy, thank you for embracing me when I saw you. Thank you for saying I love you back. I love you very much, Dad, but this has been I hope it doesn't divide our family, our families and our family. Mama Helen, the only peace I find in my heart is that you would have done the exact same thing for Daddy if you had been in my shoes. After all, you raised me also, and I'm so much like you because I'm your eldest. I love you very much, and I miss you. My sisters, I miss you and I love you with all my heart. Gi, I love you, my brother. There's only love tonight. There's no, nothing. We're done with all that. O narinig nyo, biglang suddenly, naalala niya yung mga kabutihan ni Bongbong Marcos sa kanya. Sinabihan pa niya na ang mga anak nyo ni Lisa, mabubuting bata or your boys. Your voice or something like this. Tapos biglang suddenly, naalala niya ang kabutihan ni Tito Soto sa kani Helen Gamboa. At sinasabi niya, sana after this election, kayo pa rin ang magkakaibigan, magkakasama. Plastic naman talaga. Bakit, Sharon? Hindi kasi umepekto yung pagmamalimos mo ng boto sa mga supporters ni Lenny. Supporters na mismo ni Lenny yan, inaayawan pa si Kiko Pangilinan. So yung mga gimmick mo na pa-victim effect ka, hindi umepekto, ngayon bigla mong naisip na dapat yata magpakabait ako, dapat baliktarin ko dahil hindi gumana yung mga gimmick ko eh. Ngayon, magpapatwitam sulit ako at magdadrama-drama ako ng mabait ako na mabait sila Marcos.
na naaalala ko ang kabutihan ni Uncle Tito Soto at Auntie Helen Gamboa sa akin. Huli na ang lahat, Sharon. You should have done that way back. Baka kung yan ginawa mo, baka hindi lang ganun ang ratings ni ano ni Kiko Pangilinan. Baka mas may naawa pa sa'yo at piliting iboto si Kiko. Ngayon ka pa magbabaliktad ng ganyan. Alam na namin, nakita na namin ang karakas mo. Tulad ng karakas ni Lenny Robredo. Hindi mo na kami makukuha sa drama mo. Dahil nauna nang lumabas yung totoong ikaw. So, hindi mo na magogoyo ulit itong mga taong to. Kahit magdrama ka, bigla sila mag-iisip na, uy, tama si Sharon. Nagsisisi na siya. Iboto na natin si Kiko. Ay, nako, dapat noong pa. Dapat nag-usap-usap na meeting-meeting na kayo ni Lenny Robredo at sinabi niyong, Nanay Lenny, hindi umi-epekto itong ating negative campaigning. Baguhin naman natin, baka sakaling dumami pa supporters natin. Wala na po. Tapos na ang kampanya. Bukas, kayo ay huhusgahan. Dahil ang itinanim ni Lenny Robredong galit, bukas, galit din ang inyong aanihin. So magkita-kita po tayo bukas. Ha? Bigyan na natin isang malaking landslide, tsunami, avalanche, si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Hanggang dito na lang po. Peace!